Manalangin po tayo. Mahabagin at banal naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Iniwan namin ng Diyos at namuhay sa kasalanan. Kaya nararapat lamang na tumanggap kami ng puot ng Diyos at ng walang hanggang kaparusahan. Subalit sa pamagitan ng dakilang pag-ibig na ikinahabag mo sa amin, tinanggap ni Jesus ang sumpa at ang kahatulan sa halip namin at hinugasan ang aming kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas kami na wala kaming anumang ginawa at ginawa kaming mga anak ng Diyos. Kaya, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na nagbibigay sa amin ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa mga oras na ito, kami na mga naligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon-tipon sa harap ng Panginoon at nagpupuri sa biyaya ng Diyos, pinag-aaralan ng salita at mayroong fellowship. Sa sandaling ito, pakiusap. Samahan mo po ang lahat ng mga tao na nasa iba't ibang dako na hindi makakarating sa pagtitipong ito at nakikinig ng salita dahil sa COVID-19, punuin mo po sila ng biyaya at ng salita ng Diyos na nais mong ihayag sa amin. Sa lahat ng mga churches sa aming bansa at sa maraming churches sa buong mundo, at sa lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon, ingatan mo po sila sa biyaya, sa salita, at sa karunungan ng Panginoon. Hawakan mo po nawa sila upang walang sino man sa kanila ang matisod anumang kapighatian at pagsubok ang dumating sa kanila. Pakiusap, panumbalikin mo po ang mga may sakit at ipahintulot ang nararapat na biyaya sa kanila ng mga nanghihina at sa kanila ng mga tinutukso. Panginoon na nagbibigay ng salita at nagpapakita ng daan na dapat naming lakaran ayon sa panahon, sa mga oras na ito, pakiusap. Ituro mo po sa amin ang salita na nararapat naming malaman at nararapat naming gawin bilang mga Kristiyano. Huwag nawa naming makalimutan ang salita pagkatapos namin itong mapakinggan at hayaan mo po na matupad namin ito sa aming puso at buhay. Ipahintulot mo po nawa ang higit pang karunungan, katapangan at kapangyarihan sa amin. Sa mga oras na ito, sa Espiritu Santo lamang kami aasa na siyang mangunguna sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na namatay doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Mateo chapter 5, mula verse 1 hanggang 12. Babasahin ko po. Mateo chapter 5, verse 1 hanggang 12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at pinukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Hanggang dito na lamang po.
Maraming tao ang nagdurusa physically, mentally at financially dahil sa COVID-19. Ang higit na mga mature na sa pananampalataya ay dapat na lalong magtiis at kailangang maging lalong malakas sa pananampalataya habang lalong nahihirapan. At natural lamang na nagsisikap tayo na mabuhay ng nararapat bilang Kristiyano. Inaalala ko lamang po ang mga kapatid na bago pa lamang naligtas at mga mahihina pa sa pananampalataya na baka lalo silang manghina dahil wala tayong fellowship at pakikinig sa sermon ng sama-sama sa loob ng mahabang panahon. Dapat po nating hikayatin ang isa't isa upang walang sino man ang matisod. Natural lang po na ang malakas at ang mga mature sa pananampalataya ay hawakan at tulungan ang mahina at bata pa sa pananampalataya. Pakiusap, lagi ninyo po itong tatandaan. Kaya nga pinag-aaralan natin ang Mateo chapter 5 tungkol sa mapapalad o mapalad na sinabi ni Jesus. Kailangan nating basahin ang salitang ito ng paulit-ulit at muli itong alalahanin. Dapat nating siyasatin ang ating mga sarili na isinasaalang-alang kung paano maging mapalad. Ito'y kung paano maging karapat-dapat na tao na tatanggap ng pagpapala na sinabi ng Panginoon. Sa araw na ito, pag-isipan natin yung tungkol naman doon sa verse 10 hanggang 12 ng Mateo chapter 5. Ito naman po yung ating pag-aaralan. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sinasabi dito na mayroong pitong uri ng pagpapala. Kung titingnan ninyong maigi, ang mapalad mula sa mga nauna, yung mga nauna nating napag-aralan. At ngayon, mula dun sa verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Sinasabi dito na tayo ang mga tatanggap ng pitong uri ng pagpapala na matatanggap natin sa ating buhay Kristiyano. Sinasabi na ang pitong uri ng pagpapalang ito ay dapat na maisakatuparan sa puso ng bawat isa sa atin upang makapasok sa langit at para maligtas o para makapamuhay ng nararapat bilang ligtas na Kristiyano. Ngayon, ang mga taong inuusig dahil sa katwiran o silang mga inuusig dahil sa Panginoon ay nangangahulugang sila ang mga taong tatanggap ng pitong uri ng pagpapala ng Diyos, natatanggap ng pisikal na kapighatian sa totoong buhay. Nasasabik po ako na maging karapat-dapat tayong tao gaya nito sa pamagitan ng pagsasaalang-alang at pag-unawa sa mga salitang ito. Una po sa lahat, gusto kong ipangaral muli ang tungkol sa pitong pagpapala mula doon sa Mateo chapter 5, verse 3 hanggang 7. Una, nilikha ng Diyos ang tao at ang layunin ng pagkalikha sa tao sa mundo ay upang ihanda siya na maging karapat-dapat na mamamayan sa kaharian ng Diyos. Sa walang hanggang langit. Para dito, nilikha ng Diyos ang tao at hinayaan sila sa kasaysayan ng mundo. Hindi para sa mga pagpapalang pisikal. Hindi kung paano mabubuhay ng maayos ang tao sa mundo sa loob ng 10 taon.
Ipinaalam na ito ng Diyos sa Biblia. Subalit ang mga bagay na nais ibigay sa atin ng Diyos ay wala sa mundong ito, kundi ang walang hanggang langit kung saan walang kasalanan, walang pagluha, walang sumpa, walang kahirapan. Upang makapasok sa malwalhati at walang hanggang langit, ay dapat tayong maging mga tao ayon sa sinabi ng Diyos sa Biblia. Una, sinabi ng Diyos na mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Kagaya ng naipangaral ko na, ang mga tao ay ipinanganak na hubad sa mundo at nabubuhay sa maikling panahon at babalik sa lugar na kanyang pinagmulan na walang anumang madadala sa kanyang mga kamay. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kaya dapat nating malaman ang kawalang kabunuhan ng buhay. Nakikita natin na maraming tao sa mundo ang ginagawa ang lahat ng bagay para kumita ng pera at mamuhay ng maayos. Ang pagnanasa nila para sa kanilang sariling kapakanan sa mundo ay walang katapusan hanggang sa sila ay mamatay. Kaya dun sa Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang pag-aari. Ang tunay na layunin ng buhay ay wala doon. Hindi dinisenyo ng tao kundi ng Diyos. Alam natin ang katotohanan na kapag lalong sumasagana ang tao sa mundo ay lalo din siyang lumalayo sa Diyos. Sinasabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Imposible po talaga ito. Ang mayayamang tao ay dapat ding malaman ang kawalang kabuluhan ng buhay. May iba namang nag-iisip na siya ay dukha sa laman ngunit mayaman sa pagnanasa sa sanlibutan. Siya din ay mayaman. Problema din ito. Kaya para makapasok sa langit, dapat nating malaman ang kawalang kabuluhan ng buhay at kailangan din nito or din natin ng pusong nagnanais ng kayamanan ng Diyos. Siya ang dukha sa Espiritu. Sa kanila ang kaharian ng langit. Susunod po ay yung mapapalad ang mga nahahapis. Siyang nakakaalam ng kanyang sitwasyon sa harap ng Diyos kung gaano siya kamiserable dahil sa kanyang kasalanan. Siyang nakakaalam kung saan siya patungo na siya ay hahatulan at susumpain sa hukuman ng Diyos at siya na nahahapis na may pusong nagangat ng habag at kapatawaran ng Diyos ay patatawarin at ililigtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at ito ang kaaliwan ng Diyos sa kanya. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ang isang bilanggo ay naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan, ngunit kung siya ay lumaya sa kasalanan, ang kasalanan mo ay ipinatawad na sa iyo. Ano pa kaya ang magandang balita para sa lalaking ito? Sinabi ng Diyos sa mga makasalanang nararapat mapunta sa impyerno, ligtas ka na. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem at sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Gaya ng sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 1 hanggang 2. Ito ang pinakamagandang kaaliwan sa atin. Lahat ng nahahapis dahil sa kasalanan ay aaliwin. Ibig sabihin, sila ay patatawarin at maliligtas. Sunod, mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Nang siya ay maligtas, ang Espiritu Santo ay pumasok sa kanya at ang buhay ng Diyos at ang puso ni Jesus ay isa sa kanyang puso. Ang puso ni Jesus ay ang kaamuan at ang kapakumbabaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso.
Ang kaamuan at kapangbabaan ay ang pusong tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos, gaya ng tupa na dinadala sa katayan at gaya ng tupa sa harap ng kanyang manggugupit, IPP. Ginawa ito ni Jesus. Nung natanggap natin ang buhay at puso ni Jesus, dapat din nating sundin ang salita ng Diyos ng tahimik, walang pagrereklamo, gaya ni Jesus. Ito ang kaamuan. Mamanahin nila ang lupa. Sinabi ni Jesus na mamanahin nila ang walang hanggang bagong langit at lupa, ang walang hanggang mana ng Diyos. Sunod, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Siya na nagnanais ng kalooban ng Diyos, ng katwiran ng Diyos, gaya ng uhaw na nagnanais ng tubig at ng gutom ng pagkain, sila ay bubusugin. Bibigyan ng Diyos ang mga pusong matiyagang naghahanap ng kalooban ng Diyos ng walang hanggang mga pagpapala. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang Diyos ang pupuno sa pangangailangan ng laman gaya kung paano sa espiritual na biyaya. Ang tiyan ng matuwid ay mabubusog. Sila ay bubusugin. Ito ay talagang kamangha-manghang pangako ng Diyos. Napakabuti nito kung mamumuhay tayong naniniwala sa pangako. Dapat nating malaman na gagawin ng Diyos ang lahat para sa atin kung mabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong ligtas ay hindi lamang pupunta sa langit, kundi mamumuhay din sa mundo ayon sa pananampalataya. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Subalit kung hindi natin paniniwalaan ang pangako ng Diyos, hindi natin ito matatanggap. Nabubuhay ang mga tao sa pagdurusa dahil hindi nila pinananampalatayanan ang pangako ng Diyos. Sunod, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng dakilang pag-ibig ng Diyos na sagana sa habag. Tayo ay talagang kinahabagan. Kaya ngayon, tayo na mga kinahabagan ng Diyos ay dapat ding mahabag sa ibang tao, mahabag sa mga hindi paligtas na kaluluwa, mapagpatawad sa mga tao na nakagawa ng kasalanan sa atin. Dapat nating matutunan kung paano magpatawad sa iba. At patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng habag ng Diyos at maging pagkatapos nating maligtas, kapag tayo ay nagkakamali, tayo ay pinatatawad ng Diyos na mahabagin. Tayo na mga natatakot sa Diyos. Kaya tayo din naman ay dapat mahabag sa iba. Dahil ang Diyos ay nahabag sa atin kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan. Tayo ay kahabagan kung kahabagan natin ang iba. Kahit pagkatapos nating maligtas, dapat patuloy pa rin tayong tumatanggap ng habag ng Diyos. Gayunman, sinasabi ng iba, hindi ako kailanman magpapatawad, hindi kailanman. Hindi mo ito dapat sabihin, kung sabihin ito ng Diyos. Oo, hindi rin kita kailanman patatawarin. Kung ganun, anong gagawin mo? Mayroong higit na dapat ipatawad ang Diyos kaysa maari nating ipatawad sa mga tao. Kaya nga, napakahalagang bagay ito, ang taong mahabagin. At mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Gayun din, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo, nililinis tayo ng Panginoon at ginagawang banal araw-araw. Nung tayo ay maligtas, tayo ay naligtas bilang makasalanan, miserable at maduming mga makasalanan. Subalit, pagkatapos nating maligtas, nilinis tayo ng Diyos araw-araw. Upang kanyang pakabanalin siya na nililinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita.
Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Habang tayo ay nagbabasa, nakikinig, nagsasaulo o sumusunod sa salita, ang ating mga puso at buhay ay nagiging malinis, malinis at malinis araw-araw. At kapag dumating na ang Panginoon, tayo ay magiging katulad niya. May kasabihan, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Upang linisin ang sarili, dapat mong layuan ang kasalanan, talikuran ang kasalanan, itakwil ang maduming bagay. Dapat mong unti-unting subukan maging malinis gaya ng Panginoon at banal gaya ng Panginoon. Ang mata ng tao'y nagliliwanag upang makita nito ang ginagawa ng Diyos sa lahat ng bagay at nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Hindi natin makikita ang Diyos sa ating physical na mata, subalit makikita natin ang Diyos sa ating mga puso at spiritual na mata. Sino mang nakakakita at namumuhay kasama ang Diyos ay maaring maging masaya, mapagpasalamat at makontento kasama ang Diyos. Ang mga hindi dalisay ang puso, ang hindi nakikita ang anumang spiritual na bagay. Iniisip niyang malayo ang Diyos at maiisip niyang hindi siya nakikita ng Diyos dahil malabo ang paningin nito. Kaya gumagawa siya ng maliliit na kasamaan. Ang ating mata ay dapat na nagliliwanag sa Mateo 6:22, kung tapat ang inyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Nangangahulugang itong ang buhay ay nagiging malinis. Kaya mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito rin ay napakahalagang salita. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ngayon dahil namatay na si Jesucristo sa krus, tayo'y nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Noon, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Kaya sa Roma chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan ay dapat magpatuloy kapag pumasok ang kasalanan, ang kapayapaan ay nasisira. At ang taong hindi maligtas-ligtas dahil hindi sila sumasampalataya ay naging mga kaaway ng Diyos, kapayapaan sa Diyos. Kasunduan ng kapayapaan, sila mismo ay mga kaaway ng Diyos. Kaya nga, ipinapangaral natin ang ebanghelyong ito. Kaya nga, tinatawag niya ang ebanghelyo na ang magandang balita ng kapayapaan. Kaya dapat na ipangaral natin ang ebanghelyo at kumilos upang madala ang kapayapaan sa Diyos. Kaya kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya'y makipagkasundo. Kung ang tao'y kaaway ng Diyos at ang kanyang sarili, walang paraan para makatakas sa hatulan ng Diyos at walang hanggang pagkapuksa. Dapat kayong makipagkasundo agad. Ang kapayapaan ng Diyos ay dapat na patuloy sa ating pamumuhay at ang Kristiyanong ligtas tinatamasa ang kapayapaan sa Diyos sa pamagitan o sa pagitan ng mga ligtas at banal. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Ito ang Kristiyano. Ang buhay pananampalataya ay hindi isang bagay na ginagawa natin mag-isa. Sa 1 Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Jesucristo na ating Panginoon. Siya'y nagbigay ng kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at pakikisama sa Panginoon ang makasama sa fellowship at makapamuhay ng isang buhay pananampalataya ay patunoy na kayo'y naligtas at kayo'y mga anak ng Diyos. Ito iyon, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat ito ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya pagkatapos maligtas, ako ngayon pamilya na ng Diyos. Sa Efeso 2:19, kayong ngayon ay mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kayo'y pamilya na ng Diyos. Meron akong pamilya at hindi nag-iisa. Hindi ako nalulungkot. Bakit ba nalulungkot ang isang ligtas? Kapag ang magkakapatid sa laman ay mas nagmamahanan kaysa mga kapatid sa Espiritu. Hindi ba ninyo makakatagpo ang inyong pamilya saan man kayo pumunta?
May mga Kristiyano sa Amerika, Russia, Africa at South Africa. Mga ilang churches na ba ang mayroon tayo sa araw na ito? Sa ngayon, sa 1 Corinto chapter 1 verse 9, sabi dito, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Hesukristo na ating Panginoon. Ang Panginoon ay nagagalak sa fellowship na ito at pinangungunahan ng fellowship ng salita at pag-ibig. Ito ang pag-ibig ng Panginoon na maaring yumakap sa sinuman. Ito'y tiyak na ebidensya na ang ganitong uri ng tao ay ang anak ng Diyos. Kaya ngayon, kung titingnan natin ang mga pagpapala, may pitong bagay. Sinasabi ng iba na ang Mateo chapter 5 ay ikawalong pagpapala. Kung ito man ay pangwalo o pangsyam na pagpapala, mayroong pitong uri ng pagpapala. Ito'y gaya ng pitong hakbang papuntang langit. Ito'y isang katotohanan ng ginawa sa ating kaluluwa at mga puso. Ang ikawalong sinasabi ng Panginoon, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Ang salitang ito ay para sa mga nakatanggap ng pitong pagpapala, ito ang may spiritual na kakayahang makapasok sa langit. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Ito ay ang hindi maiwasang pag-uusig sa mga Kristiyanong born again habang sila'y nabubuhay pa sa mundong ito. Ngayon, pag-isipan natin ang problemang ito. Kaya, ang unang pitong ito ay kagaya ng pagpasok sa magandang paaralan. May mga qualifications para matanggap. Ito ang batayan. Ang qualification para matanggap ay nagsisimula sa pagkakaroon ng dukhang espiritu muna. Kaya makakapasok na tayo sa langit. Pagkatapos nito, ang pitong bagay. Sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos, ay gaya ng pagtatapos. Matapos makumpleto ang pag-aaral. Hindi ka lang naging estudyante na sikat mula dun sa sikat na paaralan, kundi natutunan mo ang lahat ng bagay na dapat mong matutunan bilang estudyante. Kaya binibigyan kita ngayon ng diploma. Hindi lamang tayo nakapasok sa langit, kundi naging ganap na qualified bilang mamamayan ng langit. Ngayon, ano na ang mangyayari sa taong ito? Ang alam ng tao, kapag naligtas siya, ay naabot ang spiritual na qualification, ang kanyang puso at katawan ay magiging komportable at ang lahat ay maayos o maayos lang. Bagamat ang kanyang puso ay mayroong walang hanggang kapayapaan, kasayahan at pagpapasalabat, habang nabubuhay sa mundong ito, maraming kahirapan. Bakit? Dahil may pag-uusig. Magkaparehas lang ang inuusig dahil sa katwiran o magdusa para sa Panginoon. Tama po ba? Ngayon, ito ang kahirapan. Hiniram ni Jesus ang katawan ng isang birhen sa mundong ito ng 9 na buwan at ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem. Lumaki siyang anak ng isang karpintero sa loob ng 30 taon. Gaano ba siya nagdusa sa loob ng 30 taon? Walang lugar para siya'y mamatay. Kaya nga, namatay siya sa krus. Nagdusa siya sa lahat ng kahihiyan at pagdurusa na nararapat lamang sa pinakamiserabling makasalanan. Bakit? Upang iligtas tayo. Kaya nga, ang isang taong ligtas ay dapat na magdusa dahil sa Panginoon. Sa Filipos 1:29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Ang Christian life ng taong naligtas ay ang magdusa sa laman. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagtanggi sa sarili ay ang pagsuko sa iyong mga ninanais, sa iyong plano, sa iyong kalooban, sa iyong kaligayahan at sa iyong lahat-lahat. Ang pasanin ang krus ay ang mamatay. Kapag ganito, ikaw ay sumusunod sa Panginoon.
Ayos lang ba ito sa iyo? Ayos lang ba ito sa inyo? Bakit ba binigyan tayo ng Diyos ng pagdurusa? Ngayong ligtas na tayo, dapat bang ang lahat ay masagana at komportable? Sa pamagitan ng pagdurusa, natututunan natin ang Panginoon. Sa pamagitan ng pagdurusa, natutularan at sinusunod natin ang Panginoon. At unti-unti ang ating karakter ay nababago spiritually at ang katangian ng Panginoon ay natutupad sa atin. Sa pamagitan ng kahirapan, tayo'y mas nagiging ganap at mas nagiging malakas. Lahat ng maruruming bagay ng sanlibutan sa ating katawan ay natatanggal. Walang dalisay na ginto sa una. Maraming dumi yung ginto, subalit kung ito'y huhukayin at ilalagay sa nag-aapoy na pugon upang ganap na matunaw, ang lahat ng dumi ay matatanggal at tanging ang pinong ginto ang matitira. At kung gusto nating magkaroon ng malakas na sandata sa pamagitan ng pagtunaw sa bakal, ay gumagawa ng magandang lalagyan. Ilalagay natin ito at nag-aapoy na pugon sa tubig at saka pipitpitin at ang mahinang bakal ay magiging mas matigas at mas malakas, kaya makakagawa tayo ng espesyal na sandata. Kailangan nating dumaan sa kahirapan. Ito'y napakabuti kung kamuhian natin ang pagdurusa. Hindi tayo makakapamuhay ng buhay pananampalataya. Walang kabuluhan kung nagdurusa tayo sa mundo para sa ating mga sarili, para makakain, makapamuhay, para sa laman. Ikinalulungkot kong sabihin ito, subalit ito'y sumpa kung nagkakamali kayo. Subalit ang mausig at magdusa para sa kapakanan ng Panginoon, para sa katwiran, ito ang tunay na kayamanan sa pamagitan ng Diyos. Bakit? Dahil ang nakamanghang biyaya ng Diyos ay ipinangako dito. Ito ang katunayan na tayo yung mga Kristiyano na sumusunod tayo sa Panginoon. Ito yun. Kaya nga sinasabi mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ngayon, ang verse na ito ay iba. Sa mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang makapasok sa langit at ang makumpleto ang qualification sa langit ay magkaiba. Kaya, huwag nating kalimutan na kapag tayo'y nakatanggap ng biyaya, ang tukso ay dumarating at ang pag-uusig ay dumarating kapag tayo'y nagkakaroon ng magandang katangian. Nang si Jesus ay mabautismohan sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig, ang pinto ng langit ay nabuksan at ang Espiritu Santo ay bumungad katulad ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos ay narinig. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Hindi lamang si Jesus ang nakarinig nito. Nung tayo'y namatay kay Jesus at nabuhay kay Jesus, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin at nagpatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Nang tayo'y nanampalataya ang Espiritu Santo, ang nagpatotoo na ang ating mga kasalanan ay napatawad na, na tayo'y ligtas na. At ngayon, ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Subalit sa Mateo chapter 4, sa sandaling matanggap ni Jesus ang patotoo, siya'y dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo at nag-ayuno ng 40 araw at tinukso ng Diablo. Matapos tayong maligtas, tayo rin ay mayroong pagsubo. Nang naging alipin ng mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon, tinawag ng Panginoon o ng Diyos si Moises at inilabas sila. At sa ilang sa loob ng 40 taon, bago nila pasukin ang lupain ng Kanaan. Bakit? Ang lupain ng Kanaan ay anino ng langit hanggang sa ang lahat ng sumuway at namatay bago pumasok sa lupain ng Kanaan. Hanggang sa ang lahat ng karumihan ay mawala. Pinaikot-ikot sila ng Diyos sa ilang pagkatapos ng kaligtasan. Si Jesus man ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at nagutom. Siya'y tinukso ng Diablo. Kapag tayo'y nakatanggap ng biyaya, ang tukso ay dumarating. Dapat ninyong maipasa ang pagsusulit ng maayos.
Pinagtagumpayan ni Isus ang tukso ng Diablo sa pamagitan ng salita hanggang sa huli. At sa Mateo chapter 5, ang qualification ng isang taong makalangit ay ipinaliliwanag. Nang tayo'y naligtas at nalampasan ang tukso, malinaw na tayo'y mga anak ng Diyos at may mga pagsubok. At ano ang kasunod na darating kapag nakuha natin ang katangian ni Kristo? Ang pag-uusig ay darating. Ang pag-uusig ay hindi darating sa mga hindi namumuhay ng normal na buhay pananampalataya. Walang anumang pag-uusig sa kanila. Kaya dapat nating malaman na dumarating ang pag-uusig kapag ang katangian Kristiyano, espiritual na katangian ng mga taong nakalangit ay nabuo na. Kapag dumating ang pag-uusig, dapat sabihin mo, talagang ipinagkaloob nga ito. Huwag kang magpanik. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Sa sanlibutang ito, hindi nila naiisip na ang taong nakakaranas ng pag-uusig ay maaring magala. Sinasabi nga ng mga taong pinupuri, kilala at nirerespeto ng iba, ang ganitong uri daw ng tao ang masaya. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga taong inuusig, sila ang mga mapapalad. Ang matuwid ay maaring sumpain ng mga tao, siraan ng puri gamit ang mga kasinungalingan at pahirapan sila. Ngayon, mayroong pagpapala kung mangyayari sa iyo ang mga bagay na ito. Sa Lucas chapter 6 verse 26, kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Sa kasaysayan ng Israel sa lumang tipan, napakaraming mga bulaang propeta. Labis na iniibig ng mga tao noon ang bulaang propeta. Ngunit kapag mayroong lumitaw na propeta ng Diyos at tinuligsa sila sa kanilang kasalanan, kinapupuotan nila ito. Inuusig, pinagpapatay nila ang mga propeta ng Diyos. Natural lamang para sa isang taong mabait at tapat ang makatanggap ng papuri mula sa mga tao, ngunit kakaibang kaso ito sapagkat hindi kinakailangan ito ng mga Kristiyano. Minsan ay nakakatanggap tayo ng papuri, ngunit sa kabaliktaran, tayo ay mas kinapupuutan ng mga tao at inuusig. Kaya dun sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Bakit ganito? Maraming tao sa sanlibutan ang nabubuhay ng salungat sa katotohanan. Tayong lahat noon ay minsan ding nabuhay sa gayon ding paraan. Ngunit ayaw na mga taga-sanlibutan kapag kailangan na nilang umibig. At silang mga naghahanap ng kapayapaan ay nakikipaglaban, nakikipagdigma at pinapatay ang bawat isa ng may pagkapuot. Nabubuhay sila sa salungat na paraan. Sabihin nating mayroon kang laruang roly-poly na mayroong mabigat na bagay na nakakabit sa kanyang ulo. Kapag kukunin mo ito at iyong itatayo, kagad itong matutumba. Bakit? Sapagkat iyong mabigat na timbang nito ay nasa bandang ulo. Sa mga awit, chapter 58, verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Ang makasalanan ay hindi makakalakad sa tamang daan mula sa kapanganakan. Kapag sasabihin mo, kumalan ka, hindi nila kaya. Tumindig ka, ngunit hindi rin nila kaya. Nabubuhay sila na sa salungat na paraan. Ano mang turo mo sa kanila na mamuhay ng mabuti o mamuhay ng maayos, wala itong kabuluhan. Ginagawa nila ito sa sandaling panahon lamang, ngunit di maglalaon ang kagustuhan ng laman ang mahayag muli. Nabubuhay sila sa paraang gusto lang nila. Silang mga
pasalungat ang daan ay sasabihin ang mga sasabihan nila yung mga nasa tamang daan, bakit ganyan ang ginagawa mo? Sapagkat sa kanilang mga mata, ang lahat ay tila salungat. Kaya sila nagagalit sa kanila dahil hindi nila ito katulad. Sinasabi nila, ang mga taong ito ay dapat mabuhay lamang ng katamtaman. Bakit ka ba nagkukunwaring masyadong mabait at kunwaring nabubuhay ng may malinis sa budi? Kapag sasabihan mo, huwag kang gumawa ng kasalanan, ayaw nilang nasasabihan. Sa unang Pedro chapter 4 verse 4, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya kayo ay nilalait nila. Gusto nilang uminom din kayo, gumawa ng masasama, makisama sa magulo, at maluho nilang pamumuhay. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama. Ipagpalagay po natin mayroong mga empleyado sa isang kumpanya ang nandadaya at kumukuha ng patubo para lamang sumamsam ng hindi makatarungang sahod. Ngunit, isang kapwa-empleyado ang sumalungat sa kanila at nagsabi, hindi ko gagawin yan. Hindi ko yan maatim. Kapag ganon, ano ang mangyayari? Sasabihin nila, wow, napakabait niya talagang tao. Hindi. Hoy, huwag kang magpanggap na ikaw lamang ang mabait. Ikaw? Traitor ka talaga eh. Mula sa pagkakataong iyon, kakamuhian ka na nila. At nanaisin na nilang patalsikin siya at patayin. Isang araw ay narinig ko itong isang kathang-isip na kwento. Sa ilang mga lugar, mayroong isang nayon kung saan ang lahat ng mga nakaretinadong mga unggoy ay iisa lamang ang mata. Isang araw, isang unggoy na dalawa ang mata ang pumunta sa nayong iyon, ngunit labis na pinagtawanan siya ng ibang unggoy at sinasabi, may isang dumating na wala sa tamang ayos, kaya nga, dinukit niya ang kanyang isang mata. Bakit niya dinukit ito? Sino ba ang wala sa tamang ayos? Katulad nito, tayo mga Kristiyano ay hindi nababagay sa sanlibutan, kundi sinusubukan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay tinatanggihan at kinamumuhian. Gusto nilang uminom tayo, magsalita ng maruruming bagay at gumawa ng masasamang tulad nila at maging kaibigan sila. Ngunit hindi natin ginagawa mga iyon. Sasabihin pa nila, "Hoy, huwag kang magkunwaring mabait ka." At minsan ay binubuhusan pa nila ng alak ang ating ulo kapag hindi tayo iinom. Nakakita ako ng mga ganitong bagay. Sa Kawikaan chapter 29 verse 27, ang masamang tao ay karumalduman sa matuwid at ang matuwid sa kanyang lakad ay karumalduman sa masama. Hindi sila angkop sa isa't isa. Sa Juan 3:20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay hindi ay huwag malantad. Silang mga gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw na tatakot sila na ang kanilang mga ginagawa ay mahayag. Kaya gusto nilang laging nasa dilim at madidilim na bagay para gumawa ng kasalanan ng palihim. Sa mga gawa, chapter 17, verse 6 hanggang 7, noong ipinapangaral ni Pablo at Silas ang salita ng Diyos sa Tesalonika, ano ang sinabi ng mga hindi mananampalatayang Hudyo? Kasama ang mga masasamang tao na tulad sa mga sanggano na galing sa pamilihan ay sumalungat sila kay Pablo na sinasabi, ang mga taong ito'y nanggugulo ay dumating din dito at tinanggap sila ni Jason. Sinubukan silang hulihin ni Pablo at Silas at patayin sila, ngunit dahil sina Pablo at Silas ay nakaalis na at wala na doon, ang nahuli nila ay si Jason. Kaya binigyan ni Jason ang mga tao ng pera upang sila ay mapakalma. Sinabi nila ang mga taong ito ay nanggugulo. Sa sanlibutan ay masaya silang nabubuhay sa kasalanan. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang mga Diyos-Diyos ang pinaglilingkuran ninyo ay hindi Diyos at huwag dapat kayong gumawa ng ganyang uri ng kasalanan. Nabubuhay ba kayo alinsunod sa kautusan ng Diyos? Mga sinungaling.
Kaya sinubukan nilang patayin si Pablo. Sila ay naging salungat sa Ebanghelyo at kumilos si Satanas sa kanila. Dahil ang Diyos ay gumagawa sa katotohanan, kaya ang Diablo ay sumalungat sa katotohanan. Sa unang Juan chapter 3 verse 12, na hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinaslang ang kanyang kapatid. Dahil ang masama, ang Diablo ay kumilos kay Cain. Pinaslang ni Cain ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ang naging kauna-unahang mamamatay tao. Pinatay ng Diablo ang mga propeta. Ipinako ang Kristo. Ang anak ng Diyos na sinugo ng Diyos, inusig at pinatay ang mga apostol. Ang magpahanggang at magpahanggang ngayon ay patuloy na umiiral at kumikilos ang Diablo. Sa Galatia chapter 4 verse 9. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Pinatay ni Cain si Abel at sinaktan ni Ismael si Isaac. Si Ismael ay ipinanganak ayon sa laman at si Isaac ay ipinanganak naman ayon sa Espiritu alinsunod sa naging pangako ng Diyos. Ito ay mga peking Kristiyano na hindi na ipanganak na muli. Ang mga Israelita ay bayang pinili ng Diyos. Ngunit sila ay napalayo sa Diyos. Malayo sila sa Diyos. Sila ay naging laban kay Kristo. Sinaktan ni Ismael si Isaac. Siyempre, sinabi ng Diyos na palayasin siya at hindi sila nakatanggap ng mana. Si Jacob naman ay pinagpala ng Diyos. At si Isa naman ay pinagkaitan ng pagpapala. Kaya sinubukang patayin ni Isa si Jacob. Ang mga naunang ipinanganak, sila ang mga ipinanganak ayon sa laman. Subalit kung paanong inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Inusig ng mga reliyosong Kristiyano na hindi born again ang mga Kristiyanong tunay na born again. Sa kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, ang kasaysayan ng Iglesia pagkatapos ng Pentecostes ay patungkol na sa pakikitigma laban kay Satanas. Ang mga Kristiyano ay nagdusa alang-alang sa Ebanghelyo, nagdusa sa pag-uusig at nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Kaya ang kasaysayan ng Iglesia ay kasaysayan ng pag-uusig at pagdurusa. Ang mga Kristiyano sa kasaysayan ay hinatulan ng mga erehiya, sinunog, ipinako sa krus at inihagis bilang pagkain ng mga leyon. At ang mga Hudyo ay inusig bilang mga bulaan na tumanggap sa kautusan ng Diyos. At randomly, pinatay ang mga Hintil na Kristiyano dahil hindi nila pinaglingkuran ang emperador habang sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma sa panahong iyon. Kaya noon, ang kapangyarihan ng Papa ng Katoliko ay napakalakas. Pinatay nila ang hindi mabilang na mga Kristiyano. Nung nalaman ng mga Kristiyano na ang katuruan ng Papa ay mali, inihayag nila ito bilang erehiya at pinatay ang mga Kristiyano. Ito ay detalyado sa kasaysayan ng Iglesia kaya ayos lang kung pag-usapan natin ang tungkol dito. Isang katotohanan ito na alam na ng buong mundo. Kamusta naman sa panahon natin ngayon? Alam ninyo ba kung paanong ang mga hindi ligtas na reliyosong Kristiyano ay sumasalungat sa pangangaral ng Ebanghelyo? Inuusig ang Iglesia ng Diyos at inuusig ang mga Kristiyano at inuusig rin nila ang mga nangangaral ng Ebanghelyo. Kung bibigyan silang muli ng kapangyarihan katulad sa panahon ng Katoliko, manghuhuli at papatayin pa rin nila ang mga Kristiyano. Hindi nila kayang patayin tayo sa laman, gayon may maari nila tayong patayin at lapastanganin sa pamagitan ng kanilang mga salita.
Kapag kayo ay nilalai, tinuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kilala ninyo po ba si Martin Luther mula sa Germany? Siya ay dating paring Katoliko. Ngunit, nung kanyang makita ang mga doktrina na itinuturo ng simbahang Katoliko, tulad ng panahong itinatayo na nila ang Peter's Cathedral sa pamagitan ng paghingi nila ng bayad para daw dun sa kakayanan ng Papa na magpatawad ng kasalanan, nalalaman niya na ito ay kasinungalingan. Naunawaan niya na siya ay naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at naligtas. Matapos siyang maligtas, itinuro niya kung paano kamali o mali ang katuruan ng simbahang Katolika. Lumaban siya sa kanila, kaya hinatulan siya ng Holy See si Luther ng kamatayan. Sino mang papatay kay Luther ay hindi aakusahan ng pagpatay. Kaya sinabihan nila ang lahat na patayin siya. Maraming tao na ang namatay noon, kaya pinoteksyonan ng Diyos si Luther. Ang lahat ng nangangaral ng Ebanghelyo sa kasaysayan ay lubhang inusig. Walang sino man ang hindi inusig. Kilalang kilala natin si John Wesley ng Anglican Church ng England. Siya ay isinilang na anak ng isang pastor. Ang magkapatid na sina John Wesley at Charles Wesley. Sila ay kilalang mga pastor. Matapos na ipanganak na muli, itinuro niya ang kanilang mga kamalian, kaya hindi lamang siya pinaalis sa kanilang denominasyon, kundi siya rin ay sinundan upang patayin. Hindi natin alam kung ilang beses siya inusig. At hindi rin natin alam kung ilang beses inusig si Spurgeon, ang kilalang evangelist sa England. Tinipon niya ang maraming tao at nagsagawa ng evangelism meeting. Pagkatapos, isang tao ang sumigaw sa likod ng lugar ng pagpupulong upang siya ay gambalain. May sunog! Kaya ang mga tao ay biglang tumakbo at 7 tao ang natapakan at namatay. Kilala niyo po ba si D.L. Moody? Isang kilalang evangelist sa United States. Siya ay matapang na nangangaral ng Ebanghelyo, ligtas ng maraming mga kaluluwa. Ngunit patuloy siyang sinundan ng kanyang mga kaaway. Sa libro ng ipaskil ni D.L. Moody sa paderang isang poster tungkol sa evangelism meeting, may kasunod itong poster na naglalaman ng mga pagtuligsa ng kaaway. Mga brothers at sisters, saan man ipangaral ang Ebanghelyo, sa anumang panahon, ang Diablo ay sumusunod na gaya ng anino. Kaya nga, ikaw ay kakaiba kung walang pag-uusig. Kaya kung tayo ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, tayo ay haharap sa lahat ng uri ng kahihiyan at lahat ng uri ng pag-uusig kasama ng Panginoon. Mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Nung ikulong ng mga Hudyo si Jesus, sinabi nila ipinagbabawal niyang magbigay ng buwis kay Caesar. Dinadaya ang mga tao at tinatawag na hari ang kanyang sarili, dapat natin siyang patayin. Sila ay nagtalaga ng mga bulahang saksi, ngunit sinabi ni Pilato ng 3 beses na si Jesus na ito ay inosente. Ngunit patuloy nilang sinabi na siya ay patayin. Kaya sa bandang huli, siya ay kanyang ipinapatay. Ang Diablo'y kumilos sa kanila ay nabubuhay pa rin at kumikilos. Hindi natin dapat makalimutan na ang mundong ito, ang mundong pumatay kay Kristo, ang anak ng Diyos. Hindi natin dapat makalimutan na ang Diablong ito at ang maruming lahing ito ay laban sa mga Kristiyano at ang lahat ng Diyos sa Ebanghelyo at sa Iglesia. Tingnan natin, Mateo chapter 23, verse 34. Mateo chapter 23 verse 24.
Kaya't narito, nagsusugo ako sa inyo ng mga propeta, ng mga pantas at ng mga eskriba na ang iba sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus at ang iba naman inyong hahagupitin sa inyong mga sinagoga at inyong uusigin sa bayan-bayan. Ito ang sinabi ni Jesus sa mga relyosong Hudyo, sa mga Hudyo, kaya't narito, nagsusugo ako sa inyo ng mga propeta, ng mga pantas at ng mga eskriba na ang iba sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus at ang iba na may inyong hahagupitin sa inyong mga sinagoga at inyong uusigin sa bayan-bayan. Sa matuwid na dugo ni Abel. Kaya't ibig sabihin, patuloy nitong ipapadanak ang dugo ng matuwid. Ito ay natural na tayong mga naniniwala at sumusunod sa Panginoon ay daranas din ng pag-uusig at mga pagdurusa kasama ng Panginoon. Sa Juan 16:2, sinabi ni Jesus, talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Ang piniling bayan ng Diyos na naniniwala sa Diyos, ang mga Israelita, yung mga relyoso, mga pari, mga pumatay kay Jesus at pumatay sa mga apostol, at sasabihin nilang, kami ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos patayin ng Katolismo ang Kristiyano, sinasabi nila, kami ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Ito ay malaking ilusyon. Sa Juan 8:23, sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo, kayo'y mga taga-sanlibutang ito. Ako hindi taga-sanlibutang ito. Kayo ay kabilang sa sanlibutang ito. Taga-sanlibutan ay ibig sabihin, kayo ay ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit ang mga huwad na relyoso ay hindi ipinanganak na muli ay hindi kabilang sa Diyos. Kung gayon, kanino sila kabilang? Sila ay kabilang sa Diablo. Kabilang sila sa Diablo. Kaya nga, dun sa unang Juan. Unang Juan chapter 5 verse 19, alam natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Tayo ay kabilang sa Diyos at ang buong mundo ay kabilang sa Diablo. Sa 1:15-19, ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kayo'y hindi taga-sanlibutan. Anong patunay na pinili ng Diyos? Na tayo ay kinapupuotan ng sanlibutan. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Ngayon, sa Juan, so 1:17-14, ito ay tungkol kung ano ang ipinanalangin ni Jesus ng gabing bago siya na mamatay sa krus. Ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kung paano si Jesus ay hindi taga-sanlibutan, ang mga Kristiyano ay hindi rin nabibilang sa sanlibutan. Ang Panginoon ang nagbigay ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang salita, tayo ay kinapuotan ng sanlibutan. Dapat po natin itong pag-isipan ng mas maiki. Dapat sigurado tayo na kung saan tayo kabilang. Bagamat namumuhay tayo sa sanlibutan, hindi ibig sabihin nito na tayo ay taga-sanlibutan. Si Jesus ay sa langit, gayon din naman tayo. Sa Juan 18:25, sinasabi ng si Jesus ay hinihila sa bahay ng pinakapunong pari. Sumunod si Pedro sa di kalayuan at pagkatapos nang siya ay dinala sa paglilitis sa patio ng pinakapunong pari, may taong nagsabi, hindi ba ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito?
tayong lahat. Alam niyo po ba kung ano ang tinatanong sa atin ng sanlibutan? Hindi ba ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Noon, nagkaila si Pedro dahil ito ay bago pa siya naligtas. Ngunit, paano naman tayo? Sasagot din ba tayo? Hindi. Kami ay hindi niya mga alagad. Ang sagot natin ay dapat, oo. Ako ay isa sa kanyang mga alagad. May problema ba? Habang tayo ay nabubuhay bilang mga Kristiyano sa handang mabuhay sa pananampalataya sa Panginoon, tayo ay palaging usigin sa kapuotan. Sa Gawa 5:40-41, hinagupit ng mga Hudyo ang mga apostol, pinagutusan na huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sinabihan sila na sila'y papatayin kung sila'y hindi tatahimik. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itinuring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Sa halip, nagalak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Kayo rin ay dapat magalak na tayo ay inuusig para sa Panginoon na nagpapasalamat dahil doon gaya ng ginawa ng mga alagad. At ito ang patunay na tayo ay kabilang sa Panginoon. Matapos maligtas si Apostol Pablo ay labis na nagdusa habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Sa 2 Korinto 11:23-27, ipinapaliwanag na siya ay nabilanggo ng maraming beses at hinampas ng maraming beses. Gayun din, sa mga Hudyo ay 5 ulit siya ay tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa, 39 na hagupit at 3 beses na siya ay hinampas ng pamalo. Gayunmay, siya ay hindi tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo kahit na siya ay pinagbabato at halos mamatay na. Nasa 6 sa mga ilog, 6 sa mga magnanakaw, 6 sa aking mga kababayan, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Patuloy niyang ipinapangaral ang Ebanghelyo kahit na siya ay inaresto sa Roma at hinatulan ng pagkakulong ng 2 taon. Sa huli, siya ay pinugutan ng hulo. Ito yung nangyari kay Apostol Pablo. Bukod kay Pablo, karamihan sa mga alagad ng Panginoon ay mga martir. Tingnan natin nga doon sa 1 Pedro chapter 2.1 Pedro chapter 2 verse 19 Babasahin ko po 1 Pedro chapter 2 verse 19 hanggang 21. Sapagkat ito ay kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat, sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito ay inyong tinanggap ng may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Nagdurusa ng hindi nararapat. Ang mga Kristiyano ay nagdurusa ng hindi nararapat kahit na wala naman tayong ginagawang mali. Sapagkat ito'y kapuri-puri. Kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtitiis ang sino man ng sakit. Tayo ay nagtitiis dahil sa pagkakilala sa Diyos at ang pagdurusang ito ay para kay Kristo. Sapagkat ito'y kapuri-puri. Kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtitiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Kung tayo nahuhusgahan at nagdurusa dahil sa mga mali nating nagawa, kung gayon ito ay hindi mabuti. At hindi dapat ito mangyari. Ang Kristiyano ay hindi dapat magdusa sa kanilang mga kasalanan.
Ngunit kung tayo gumagawa ng mabuti at tayo nagdurusa dahil dito ay inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sinabi ng Diyos ang kalugod-lugod ng dalawang beses dito sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Para saan? Kayo'y tinawag ay nangangahulugan ang pagiging ligtas at ang ating pagsunod sa kanyang yapak dahil si Kristo ay nagdusa para sa atin at nag-iwan sa atin ng halimbawa. Tingnan natin po. Tingnan po natin sa chapter 4 verse 13. Unang Pedro, chapter 4, verse 13 at 14, kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kalwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Sinasabi rito na tayo ay dapat na magalak, yamang tayo ay nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. At ito ay dahil nakikibahagi tayo sa kalwalhatian kapag ang kanyang kalwalhatian ay nahayag na at kapag siya ay muling dumating, kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak. Ang mga pagdurusa at ay bibilangin sa pagkuha ng kalwalhatian na kasama niya at tayo ay nagagalak habang tinitignan ang kalwalhatian na ating matatanggap kapag siya ay bumalik na. Ganito tayo naghahanda para sa kalwalhatian. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kalwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kung tayo ay nagdurusa para sa Panginoon, ang espiritu ay nasa atin. Kapag ang Panginoon ay dumating sa malwalhatian nyo, tayo ay makikibahagi sa kalwalhatian ito at magagalak. Ngayon, tayo bilang mga Kristiyano ay dapat na magpasya para sa pagdurusa at mga pag-uusik. Hindi dapat tayo malito, ito ang daang ating tatahakin patungo sa langit. Sa mga gawa, chapter 24, verse 5. Ang pinakapunong paring Hudyo at ang mga matatanda ay sinubukang patayin si Pablo. Kaya nang sila ay nagpakilos ng dalubhasa para kasuhan si Pablo sa harap ni Gobernador Felix, ay sinabi nila ito, natagpuan namin na ang taong ito ay mapanling lang at nagpapaudyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig, isang pinuno ng sekta ng mga Nazareno. Ang salot ay isang pandemya. Siya ang lumikha nang kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at ikinakalat ang epidemya ni Jesus na puno ng erehiya ng mga Nazareno. Ang erehiya ng mga Nazareno ay si Jesus at si Pablo ang pinuno ng erehiya. Kung gayon, ano nga tayo? Tayo ang mga tagasunod. Tagasunod ng erehiya? Kung ganito ang kanilang sinasabi ay mapalad tayo. Sinasabi ng Biblia na tayo ay magdurusa ng hindi nararapat. Si Apostol Pablo ay ipinadala sa Roma bilang bilanggo, ngunit siya ay ipinadala ng Diyos bilang ebanghelista. Sa kanyang pagdating, kaagad siyang nakipag-usap sa mga matataas na uri ng mga Hudyo. Sa mga gawa, doon sa chapter 28 verse 22, ang mga tao ay nagpunta kay Pablo at nagsabi, subalit ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong mga iniisip sapagkat alam namin na maraming nagsasalita ng laban sa sektang ito sa lahat ng mga lugar. Sinasabi nila, laban sa sektang ito. Ano ba ito? Alam namin na ito ay pinag-uusapan kahit saan. Ano ba ito? Kaya si Pablo ay nagsalita ng detalyado. Ang lahat ng hindi dapat mag-isip ng katakataka sa mga taong sumasalungat sa Ebanghelyo. Sila ay iba't ibang tao sa umpisa. Sila ay nagsasalita ng magkakapareho na para bang sila ay mga tao ng Diyos. Ngunit sila ay tunay na magkakaiba. Kapag ang Diablo ay nagpapakita sa anyo ng Diablo, sino ang malilinlang? Sila ay nangangaral gaya ng anyo ng mga anghel sa anyo ni Jesucristo, ibang Jesus, ibang Espiritu at ibang Ebanghelyo. Ano ang erehiya? Alam ba ninyo na ang Diablo ay gumagawa sa pagitan ng mga pagano lamang? Ang Diablo ay dumadating sa Kristyanismo at gumagawa. Sa Filipos chapter 1 verse 28,
Sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal ng Filipos, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Sinasabi nito, huwag kang matakot sa mga sumasalungat sa iyo. Nais kong marinig na kayo ay naging matapang tungkol sa mga sumasalungat sa inyo. Ang pag-uusig at mga pagdurusa na ating natatanggap para sa pangalan ng Panginoon ay para sa Ebanghelyo ay ang pasanin ang krus at sumunod kay Kristo. Ito ang kondisyon upang matanggap ang walang hanggang kalwalhatian kasama ng Panginoon. Nang ako ay unang pumunta sa Mokpo noong 1970, ako ay pumunta upang mangaral ng maikling panahon, ngunit ako ay nangaral doon sa loob ng 5 taon. Nang mga panahong iyon ay wala pa tayong church sa Jolado. Nang mga panahong iyon, hindi ako pumaroon upang gumawa ng church, kundi upang magpahayag ng ebanghelyo. Kaya nagkaroon ako ng Bible seminar tuwing Linggo ng alas 2 ng hapon, Martes ng gabi, Huwebes ng gabi, tuwing ang ibang mga churches ay hindi nagkakatipon-tipon saan man. Ngunit ang nakakagulat, ang mga tao ay nagpatuloy ng nagtitipon. Nirentahan ko ang WYC Auditorium at pinagpatuloy ko ang pagkakaroon ng Bible Seminar, ngunit hindi ko alam kung gaano karami ang mga tao na nagtitipon. Ang mga tao ay wala ng lugar na maupuan kaya sila ay tumayo at nakinig. Ngayon, ang isang problema ay nangyari. Ang mga pastor mula sa iba't ibang lungsod ay nagtipon mula sa iba't ibang denominasyon at kanilang sinabi, isang kakaibang batang lalaki ang nanggaling sa Gyeongsangdo ang nagpapakalat ng mga kakaibang bagay. Nang mga panahong iyon, ako ay 29 years old, kaya ako ay bata pa, 28 or 29. Kaya sila ay nagpakilos ng mga detective upang mag-ulat. Imbestigahan ang kanyang pag-iisip upang mapaalis ako. Ngunit, ang isang babae na asawa ni Detective Jung ay pumunta sa ating church at nakinig ng salita at naligtas. Subalit, ang kanyang asawang babae ay katoliko. Ngunit, ang kanyang nakita ay napakarangyang babae. Subalit, isang araw, sinabi niya na siya ay pumunta sa isang lugar at napakinggan ng ebanghelyo at kanyang naunawaan. Pagkatapos nito, ang babae ay naging ibang tao. Ngunit nang kanyang marinig na iyon ay church kung saan ang kanyang asawang babae ay dumadalo. Kinalaunan, nakipagkita siya sa presidente ng Pastors Association at sinabi, sa tuwing nakikita kita, ang mga pastor ay parang hindi mga born again. Siya nga ang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya't ang pastor ay nagtanong, bakit mo naisip ang ganun? Subalit, kanyang nalaman ang korupsyon ng mga pastor. Ang ganito at ang ganun. Kaya ang pastor ay nagulat at nagmunta sa kanya na may mga regalo. Ipinakausap niya na huwag itong sabihin kanino man. Kinalaunan, ang taong ito ay nadikta, si Detective Jung. Pinigil sila ng Panginoon ng Diyos sa kakaibang paraan. Totoo, noon, hindi ko alam kung paano nila o sila tumayong laban sa akin. Kung sila ay may kapangyarihan, maaring pinatay na nila ako. Dito ko naalala si Martin Luther. Pagkatapos nito, ang Mokpo Church ay nagsimula at ako ay pumunta sa probinsya ng Gwangju upang mangaral at manatili doon ng 3 taon at ang Gwangju Church ay nagsimula. Ganito nga po nagsimula ang lahat. Tingnan natin. Sa Mateo chapter 5 verse 11 hanggang 12, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalay, tinuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga propeta inuusig din ng ganitong paraan, ang Panginoon ay inuusig din. At ang lahat ng mga manggagawa ng Panginoon na nangaral ng ebanghelyo sa kaysaysayan ay inuusig. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo ng sandaling panahon, mayroong rason kung bakit tayo magagalak at magpapasalamat para sa ebanghelyo kahit anuman ang kahirapan, pag-uusig at kahit anong kawalan ang ating makaharap. Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, ito ay dahil mayroong gantimpala. Dapat nating malaman na ang kalwalhatian ay ang matinding kahirapan at pag-uusig.
Ang mga ranggo, medalya ay ibinibigay sa mga nakakagawa ng pakinabang sa military at ito ay patuloy na tumataas. Kalwalhatian. Ngayon, dapat natin itong malaman. Doon sa Roma chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay niyang nagtitiis kayong kasama niya upang kayo'y walhatiin namang kasama niya. Sa pagkakataon na tayo ay nagdurusa para sa Panginoon sa mundong ito ay hindi maihahambing sa kalwalhatian na ating tatanggapin sa harapan ng Panginoon sa inaarap. Kung kayo ay magpapadala ng isang langgam ngayon, paano kung makakakuha kayo ng 10 toro sa 10 araw? Ikaw ay hahayot manghuhuli ng langgam. Ang kalwalhatian ay mas nakakamangha kaysa rito. Kahit na maghirap tayo ngayon, mamamatay lang ba tayo? Kung ang katawan na ito na mamamatay balang araw, kung mamatay tayo gaya nito at mamatay ng ganoon, ngunit maaring mamatay ng kaaya-aya para sa Panginoon. Magtungo para sa Panginoon. Ito ang itinuring na kagaya ng Panginoon at ng mga apostol. Kagaya ng mga naunang manggagawa ng Panginoon. Ito ay ang makatanggap ng parehong pagtrato kasama ng lahat ng mga banal na nakaranas ng kahirapan para sa Ebanghelyo kasama ng mga banal na nagtitiis ng pagdurusa. Hindi ba ito malwalhating bagay? Sa Hebreo 11:24-26, sa pananampalataya ng nasa sunggulang na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng babae ng anak na babae ni Paraon, isang lalaki ng prinsesa na maaring maging hari, ngunit tinapon ni Moises ang pagkakataong ito na pinili na ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itunuturing na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Si Moises ay isang lalaki na 1,500 taon bago dumating si Jesus. At kanyang sinabi na siya ay nagdurusa para sa hinaharap na Jesus. Si Moises ay isang ehemplo ni Kristo na darating sa hinaharap. Kanyang itinuturing na malaking kayamanan na magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pagkakataong iyon, ang Ehipto ang pinakamayaman na bansa ngunit si Moises ay itinuturing na malaking kayamanan ang magdusa para kay Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Sinasabi rin ni Apostol Pablo alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay ay nari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa kanya. Sinabi ni Pablo upang lalong makamit si Kristo upang matagpuan siya kay Kristo at walhatiin kasama ni Kristo ay inari niya ang lahat ng mabubuting bagay sa mundong ito bilang basura. Kaya nga mga kapatid, huwag na kayong makisama pa sa sanlibutan. Huwag na kayong mabuhay sa katuwagan. Huwag ninyong talikuran ang inyong body. Ni dayahin ang inyong pananampalataya dahil sa wala o sa iilang piraso ng salapi. Kundi mabuhay kayo ng may katapangan. Kung mamatay tayo sa Panginoon, ay mabubuhay tayong kasama ng Panginoon. Kung magtitiis tayong kasama ng Panginoon, tayo ay maghaharing kasama ng Panginoon. Ito ang pangako ng Panginoon. Lahat ng Kristiyano ay may pare-parehong biyaya, ngunit magkakaiba ang kalwalhatian. Habang lalo tayong nagdurusa para sa Panginoon, ay lalong malaking kalwalhatian ang tatanggapin natin. Tama po? Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ano itong ibinigay niya ayon sa ating mga gawa? Ito ang kalwalhatian. Ito ay gantimpala. Kaya sinasabi sa 2 Corinto 4:17-18, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian. Ang mga kapigatian at mga pagdurusa ay panandalian lamang.
At ang mga ito ay magaan at manandali ang kapagitan ay parang walang hanggan at di masukat na kalwalhatian sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mga kapatid, huwag na kayo makipamatok pa sa mga bagay na maglalaho dahil sa maikling panahon. Kahit dumating na si Jesus ngayong gabi, kunin tayo ng Panginoon sa araw na ito. Dahil meron tayong mga bagay na kailangan gawin o layunin. Kaya pa tayo nabubuhay. Kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon at namamatay para sa Panginoon, ito na ang pinakamagandang biyaya. Ito po ang pinakamagandang kalwalhatian. Huwag kayong matakot kundi mabuhay ng may kaayusan. Ang mga misyonaryo, mga pastor lang ba ang dapat maging martir? Hindi po. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, gayon man ay mabuti ang inyong ginagawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. Hindi nito ibig sabihin na mga kapatid sa Pilipos ay mga nakulong kasama niya o katulad niya na pinagpapalo, kundi nagkaisa sila sa puso ng mga pagdurusa ni Pablo. Sama-samang nagsasakripisyo, nagkakaisa. Bagamat hindi tayo magkaroon ng kalwalatian ng isang martir, ay dapat tayong magkaroon ng pusong martir. Sa pamagitan nito ay dapat tayo mabuhay ng kasiyasang buhay Kristiyano at pagkatapos ay magtungo tayo sa langit. Huwag kayong magtaka, huwag kayong magdalamhati, huwag matakot sa pag-uusig, sa pagdurusa at mga paghihirap na dumarating sa atin. Ipinahintulot ng Diyos na makaharap natin ang gayong mga pagdurusa upang bigyan tayo ng higit pang kalwalhatian. Ang Panginoon man ay nagdusa at pumasok sa kalwalhatian at ang mga apostol at ang mga banal na nauna sa atin ay dumaan din sa mga pagdurusa at pumasok sa kalwalhatian. At magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang kantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ang Panginoon at ang mga apostol ay nagdusa ng ganito. Kaya kailangan lang nating mabuhay ng may katapangan para sa Panginoon habang pinagmamasdan ang dakilang gantimpala, kalwalhatian at mga walang hanggang bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa maikli na lamang na panahon. Anumang pag-uusig ang dumating, inawitan ni Martin Luther, "Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abided still. His kingdom is forever." Kunin ninyo na ang lahat. Meron naman akong mga bagay na walang hanggan sa harap ng Diyos. Tayo mga Kristiyano ay mga kamangha-manghang tao. Kaya dapat nating sundan ang daan ng pagdurusa ng mga banal na sumunod sa Panginoon, maging matapang na naghihintay sa araw ng tatayo tayo sa harap ng kalwalhatian ng Panginoon na hindi na magtatagal. Habang lalo kayong nagdurusa, ay lalo ninyong mararamdaman ang pagiging malapit sa Panginoon at umaasa pa ako na mabubuhay tayo sa katapangan. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa amin sa katapusan ng panahon at sa pagkaloob sa amin ng pagkakataon na makapamuhay para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo. Gaya ng sinabi ng Panginoon, silang mga pinag-uusig alang-alang sa kalwalhatian. Pinagbulayan po namin ang mga salita ng Panginoon na kami ay mapalad kapag kami ay sinusumpa dahil sa Panginoon. Pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan at pinag-uusig. Panginoon, salamat po sa pagligtas mo sa amin at sa pagtulong sa amin na makapamuhay sa pagsunod, pagdurusa at pag-uusig para sa Ebanghelyo ng Panginoon sa natitira naming buhay. Pakiusap, pagkalooban mo po kami ng pananampalataya na umaasa ng higit sa Panginoon sa gayon ay makasunod kami sa bakas
ng mga pagdurusa ng Panginoon. Patnubayan at proteksyonan mo po kami. Sa gayoy, makapamuhay kami para sa ebanghelyo at kalwalhatian ng Panginoon. At Panginoon, tulungan mo po kaming lahat upang wala kahit isa sa amin ang umalis sa church. Tulungan mo din po kami na huwag maduwag at manghina sa pananampalataya upang makapamuhay kaming bilang karapat-dapat na mga alagad ni Kristo. Kaya taimtim po kaming umaasa sa Panginoon upang hindi kami maging kahiyahiya pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ng Panginoon, Hesukristo. Amen.